Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ng patungkol sa mga TikTok videos ng North Korea. Paano ito nakunan at paano ito na-upload sa TikTok? E samantalang walang internet service ang mga mamamayan dito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang North Korea ay kilalang napakaigpit na bansa. Kung turista ka rito, isa sa pinagbabawal na gawin dito ay ang kumuha ng litrato at video na walang permiso. Binibigyan naman ng permiso ang mga turista, basta ipaalam mo lang sa tour guide mo. Isa sa maigpit na pinagbabawal na kunan ng video o picture ay ang larawan ng nagpapakita ng kahirapan. Pero alam nyo ba noong November 2002, ito yung panahon na unang inintroduce ang mobile phone sa bansa. At noong November 2003, maraming mga North Koreans ang nakabili nito. Basic phone itong tinutukoy ko. Pero noong 2004 hanggang 2008, dito binan ang paggamit ng cellphones. Ito yung panahon nung nasa North Korea pa ang mga defectors tulad ni Yeonmi Park. Noong December 2008, nilaunch sa Pyongyang, North Korea ang bagong mobile phone service na operated ng Egyptian company na Orascom. Pero kalaunan, clinic ng gobyerno ang kumpanyang ito at ngayon ay kontrolado na nila maging ang kinikita nito. Ang opisyal na pangalan ng 3G mobile phone services ng kumpanya ay Koryolink at ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng gobyerno. Noong May 2010, marami pang mga nakabili nito na North Koreans, lalo ng mga elite at nasa gobyerno. Bagamat ito ay 3G network, wala itong internet access. Intranet access lang ang meron nito para sa domestic use. Ibig sabihin, naka-private network ito. Kumbaga, sila lang ang allowed na mag-picture-picture sa North Korea. Dahil nga syempre, naka-private network lang naman sila. Kaya wala talagang chance na makapag-upload ng mga files sa internet ng mga residenteng may mobile phones. Sa madaling salita, hindi generally available sa North Korea ang internet. Sa turista ay bawal talaga ang internet. Ang tanong, saan naman nanggagaling ang mga picture na kumakalat sa internet? Kung wala naman talaga internet dun. Actually, karamihan sa mga larawan sa internet ay smuggled. Alam naman natin na ang China at North Korea ay magkapit-bahay lang. At talagang maluwag ang dalawang bansang ito sa isa't isa. Kaya nga malayang nakalabas-pasok ng mga ibang gadgets sa North Korea, kabilang na ang spy camera. Sa TikTok, may isang page o channel dito na nag-upload ng mga hidden footage ng sari-saring mukha ng North Korea. Ito'y pinaghihinalaan na kuha mula sa isang Chinese na isang resident foreigner sa North Korea gamit ang spy camera. At bagamat may internet access ang isang resident foreigner sa North Korea, strictly monitored naman ito ng gobyerno. Kaya pinaniniwalaan ng mga video ito sa TikTok sa China ito ina-upload. Ito ang ilan sa mga videos. Thank you.
내가 엄청 넌 아니 언니 어디서 나 언니가 뭐 한 좀 자세히 좀 보자. 언니의 동생이 좀 다른 거 자세히 봐자. 네. 아니 눈 봤는데 언니 어떻게 생겼는지 좀 보려고. 사람 데리고 들어. 응? 이춘호 데리고. 이춘호 있나? 曹婶的喜欢你啊。